Ano po reaksyon ninyo sa pag opo, good morning. Ano po yung reaksyon sa pag-disqualify ng Comelec sa Smartmatic, sir? So, well, tinitingnan nga rin namin yung ginawa ng Comelec dahil isa ito sa mga paraan ng Comelec para peniguraduhin yung integridad ng ating higalan, pati yung proseso ng pamimili ng mga kasangkapan para sa halalan, no? Pati para hindi na rin mabalot ng tuta, no, yung sistema na ginagamit natin. Naglabas yung Comelec nung kanilang desisyon, pero sabi nila, hindi man daw ayon dun sa petition na ginawa nung question nung 2022 elections, kundi dahil sa mga paratang pati kaso tungkol sa pagsuhol ni dating Comelec Chairman Bautista, opo, no, ng Smartmatic sa kanya. So yun yung rason, no, na kung bakit dinisqualify ang Smartmatic. So sa tingin niyo dapat lang itong gawin ng ating pamalaan upang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng ating halalan? Oo, dahil mas mabuti ng ngayon pa lang, no, dahil maraming pangyayari na nangyari nung nakaraang taon na ngayon lang lumabas, no. Nung October 2022 lumapit na yung US government, opo, no, sa Comelec, humihingi na ng dokumento at mga ebidensya, no, tungkol dun sa pangyayari yon. Siguro dahil nabigay na ng Comelec yung mga dokumento yon at nahalukat nila, marami silang nahalungkat din na mga impormasyon, no, tungkol dito sa suhol na to, no, allegation na suhol. In fact, itong September 2023, kinasuhan na nga si Chairman Bautista, no? Hindi lang ng bribery, pati money laundering, no? At sangkot dito yung Smartmatic. So, ganun pa lamang siguro naisip na ng Comelec, nag-uumpisa pa lamang ang procurement para sa 2025 automated election system, para maiwasan na yung duda, huwag na lang isama itong i-disqualify na lang itong Smartmatic. Oh, so anong dapat gawin pa ng Comelec para hindi na maiwasan na mabahiran ang kredibilidad ng halalan bukod sa pag-disqualify sa Smartmatic? Ayun, unang-una dapat lantad at mainam na ngayon ang pamamalakad ng Bidyan Awards Committee na procurement, no. Isa pa dapat lantad, no, yung medyo dapat lantad yung mga ginagawa ng Comelec, no. Pag-turing nila sa mga leaders, no, dahil ang nangyayari dahil para masigurado na makuha yung kontrata, yun ang ginagawang sistema ng mga ibang bidder, no, nanunuhol. So para maiwasan ito, dapat tutukan natin, no, kasama na rito yung NAMPREL, no, sa pag-upo sa procurement at sa Bids and Awards Committee. Apo.